nagdududa na ang mga pinakakasuhang senador kung bakit hindi pa rin inilalabas ang listahan ni Janet Napoles na sinasabing may pangalan ng mga kaalyado ng administrasyon na sangkot sa pork barrel scam. Nung kami, madalian eh. Itong mga iba, itong mga kasama yata sa listahan, mukhang ano eh, ni-erase. Pakikita natin na talagang yung political persecution. Talagang ang focus sa aming tatlo. Just hope na kung ano man ang katotohanan lumabas. Hindi rin daw sila magbibitiw at hahayaan na lang gumulong ang proseso sa korte. Why are they judging us? We have not been tried. How do they know that we're guilty? Ayon kay Senate President Franklin Drilon, may kapangyarihan ang Senate Blue Ribbon Committee na ipalabas ang listahan. If the Blue Ribbon Committee decides to reopen the investigation and the Blue Ribbon decides to call back Secretary De Lima, the Blue Ribbon Committee and any Senate committee has the power to compel the production of documents. Muli ring itinanggi ni Drilon na kabilang siya sa listahan ng mga mambabatas na kakuntsaba ni Napoles sa pagkubra sa pork barrel. Pinabulaanan din niya ang bintang na gusto niyang patahimikin si Sandra Cam na may hawak din umanong kopya ng listahan. Nakakapagtaka lang po dahil nung ako yung lumutang sa forum kinahapunan, dalawa silang senador na nagpa-presscon. So, itong ibabalik kong tanong kay Senator Lacson, okay Senator Drilon, bakit bigla kang nagpa-presscon? I don't want to dignify the allegations of Sandra Cam. I would rather let her do her thing. I know what she's talking about. Wala pang pasya si Blue Ribbon Committee Chair T.G. Gingona kung muling bubuksan ang pagdinig o kung ipapatawag muli si Napoles. Willard Cheng, Patrol na Pilipino.